Lahat po ay nagulantang sa, actually sa Facebook, sa tingin ko, karamihan natin na balitaan yung pangyayari ngayong umagang ito. Nakakapanghina, bago pa po tayo magalit sa tingin ko karamihan ng hina muna, kasi totoo pala, ibig sabihin, pumapatay pala talaga po ang pagkawala ng edukasyon at ng karapatan, literal. Kaya nga po dapat sinasabi natin, hindi lang po sa may Commonwealth dapat hindi tumatawid na kamamatay. Ang pagtanggal po ng karapatan ng isang tao, sa edukasyon man yan, sa lupa, sa sahod, sa trabaho, ay totoong nakamamatay. Nakakagalit pong isipin na meron pa tayong lakas ng loob na magsabi na meron namang estifat, na meron namang loan void. Pero ang sabihin po natin yan ngayon sa pagmumuka ng mga magulang ni Cristel. Kung napanood niyo po yung Three Idiots at kilala niyo po si Joy Lobo, ano ho ang sinabi doon nung bida? Diba? Kung ang post-mortem analysis, oo tumalun siya, oo nagbigti siya. Pero ano po ang totoong analysis ng kanyang pagkamatay? Hindi po yun suicide. That was murder. And this is murder. Hindi po to ordinaryong pagpapatiwakan ng isang estudyante. Pinatay po siya ng isang estado at ng isang gobyerno na may lakas ng loob na pondohan ng militar, 16 pesos kada bulat ng baril, na magpondo ng public-private partnerships, na magpondo ng mga korporasyon na didemolish sa kabuhayan at kabahayan ng mga mahihirap, na magpondo nung sa loob mismo ng Philippine General Hospital, isang faculty medical arts building na magsisilbi sa mga may kayang magbayad. Ito po ang gobyernong pumatay kay Cristel. Ang gobyerno na nagnakaw ng pondo na dapat ay nasa kanyang matrikula. Palagi po natin sinasabi, hindi po ito tungkol sa administrasyon lamang ng UP Manila. For all we know, kahit po sabihin natin na maluwag ang UP Diliman, may naririnig po tayong ganyan na ay hindi yan mangyayari sa UP kasi dito flexible tayo. Paano po natin masasabi yun? Hindi po pulisiya, hindi forced leave of absence, at hindi simpleng utang ang pumatay sa kanya. Ang pumatay po sa kanya, yung pumapatay araw-araw, hindi lamang sa mga estudyante, kundi dun sa mismong mamamayan. Ang karapatan po sa edukasyon, kagaya po natin, lagi natin sinasabi that education is a right. Ano po ba ang ibig sabihin nito para sa isang kabataan na kagaya ni Cristel? Naiintindihan po natin ang posisyon niya na nung siya ay pumasok sa pamantasan, maaaring proud na proud po siya, tuwang-tuwa siya, maging ang mga magulang, sabi po kanina ni Sir Michael, ang kanya pong ama ay isang taxi driver, maaaring tuwang-tuwa sila at pinagmamalaki, aba matalino yung anak ko, nasa UP siya. Baka makaahon na kami sa kahirapan. Baka hindi na ako susweldohan ng isang kontraktual sa isang kontraktual na senaryo sa aking employment. Naiintindihan po natin kung bakit ganun-ganun na lang ang reaksyon ni Cristel nung sinabing kinakailangan niya mag-force leave of absence. Sino ba ang may kasalanan? Yun ho bang admissions? Hindi po. Ang may kasalanan, in the first place, bakit niya po kailangang umutang sa pamantasan na pinondohan na in the very first place ng sambayanan para pag-aralin siya? Bakit po, kahit dito po sa buong UP Diliman, aralin mo natin ang statistika, hindi rin ito tungkol sa STFAP. Dahil maging ang mga nag-a-apply sa STFAP, ayon po sa Philippine Collision, two-thirds pa rin sa mga STFAP grantees ay nag-a-apply pa rin ng loan taon-taon. Sa lahat po, sino ho ang mga nag-loan dito ngayong taon? Pwede ho bang mataas ang kamay? Be proud. Diba? At sasabihin ko po sa inyo, this case could easily have been anybody of us. At hindi lang po ito si Cristel. Ang usapin po ng pagpapatiwakan ng isang estudyante dahil gustong-gusto niyang makapag-aral at nagpatiwakan dahil ninakaw ito sa kanya ng pamahalaan ay hindi lamang po isang case ng suicide na pagtitirik natin ng kandila. Higit po sa pagtirik ng kandilang ito, itirik po natin yung karapatan ng mga kabataan na kagaya ni Cristel na hindi lamang po nag-force na mag-leave of absence o hindi lamang hindi nakakabayad ng matrikula. Itirik po natin yung karapatan para dun sa mga mamamayan at kabataan na hindi man lang makuhang mangarap na makapasok sa ating pamantasan. Nakapasok nga po si Cristel, pero lumabas siya na isang malamig na bangkay. At ito po ang ginagawa sa atin ng pamahalaan sa lahat ng panig. Hindi lamang po magpapakamatay. Sa Hacienda Luisita po, pinatay mismo ang mamamayan. Sa mga pabrika po, pinapatay din ang kanilang karapatan. Ang laban po ni Cristel mga kasama ay laban po ng
prinsipyo. Ito na po yung panahon para itindig ng University of the Philippines na ang kanyang pampublikong karakter na buong, bukas nang inayakap ang lahat ng kabataan na nagnanais pumasok sa kanya at nais makapag-aral. Ito rin po ang panahon na sinasabi natin na maging tunay tayong resolbado na at singilin yung tunay na may sala sa pangyayaring ito. Hindi lang po si Cristel ang pinatay na ng matinding pag-abandona sa ating mga karapatan. Marami na hong mga kabataang matagal nang pinatay ang pangarap. Marami na pong mamamayan ang matagal nang pinatay ang kahit kapasidad man lang na mangarap ng isang mas magandang bukas. At kahit po nagdadalamhati tayo ngayong lahat sa gabing ito, naiintindihan ko po yung iba kahit hindi po natin personal na kilala si Cristel, mabigat po nang usapin sa atin. At sinasabi ko po sa inyo ngayong gabi pong ito, umiiyak hindi lamang ang kanyang pamilya at hindi lamang po tayo. Umiiyak po ang buong sambayanan dahil ang isang scholar niya na dapat ay maglilingkod pa sa kanya pagkatapos ng maraming taon. Ang scholar niya na dapat sana ay maaari maging siyentista ng bayan, social scientist ng bayan, ay pinatay po ng isang pamahalaan na ninanakaw ang budget at karapatan mula sa maraming kabataan na nangangarap na lamang para dito. At ngayong gabi rin po, kahit po tayo ay nagdadalamhati, tayo pa rin po ay tumitindig ng may pag-asa. Dahil sa tunay lamang po na paglaban natin at pagigigit ng ating mga demokratikong karapatan sa loob at labas ng pamantasan kasama ang malawak na hanay ng sambayan ng Pilipino, doon lamang po natin nasasabi na gaano man kagalumihanan meron ang lipunan ngayon, dito lamang natin masasabi na bukas kaya nating itindig ang isang mas makatarungan at isang mas malayang kinabukasan kung saan ang edukasyon na hindi kailangan ipagpatayan o ikamatay ng kahit sino man, kung saan ang lupa ay malayang natatamasa ng sambayanan kagaya ng iba't iba pa nating karapatan. Kaya mga kasama, ngayong gabing ito, pinagpupugayan ko po lahat ng iskolar ng bayan, ang ating pong mga guro, ang ating mga kawani, ating unyon na kasama natin ngayon na nakikisa sa layunin ito. At para po kay Cristel, mga kasama, ipanata po natin na ititindig natin hindi lamang isang pamantasan, kundi isang lipunan na tunay na malaya at mapagpalaya. Magandang gabi po sa inyo lahat.